Hi mga ka-Betsin, welcome to my channel! Ayan, papunta tayo ng Spring of Youth. As usual, mag-isa lang ako. Umuwi na yung mga kasama ko. So, ayan. So, ito yung daanan. Ayan. May mga kasabay naman. Kasabay naman ako dito. Umakyat, pero mukhang challengeable talaga. Challenge akong umakyat dito. So, kita-kits tayo dun sa taas. Sobrang nakakahinga. Aray ko. Siguro mga 10 minutes walk dito. Hey guys. So you can see. Ayan. Sinuot ko ulit to, pero nilabahan naman to doon. Sinuot ko ulit siya. Kasi ito yung bagay na outfit para dito. And actually, ginagawa pa yung daan dito. And hindi pa siya totally maayos pag dun sa may kalahati. Pero dito, sa may inaanuhan ko naman, okay na siya. So, ayan. So, okay naman na ito. Pababa na. So, pag pauwi, siguro yun yung nakakapagod. Pero kakapagod din umakyat ha. Hiningal ako. So, dahil explorer tayo, mag-isa lang ako. Kasi, umuwi na yung mga kasama ko. So, ako lang mag-isa. Diba? Ayan. Ayan. So, sila. Kita nyo, may nag-aayos. Ayan, parang ang daan ay roller coaster. Pababa, pataas. Ganon siya. Ayan, hindi biro, guys. Pero sabi nga nila, mapapagod ka talaga. Kailangan mo munang, kailangan mong, anong nangyayari? Ba't namamatay siya? Kailangan mo munang magpagod para makita mo yung result. So, feeling ko naman maganda. And may mga kasabay naman ako. Medyo mababagal lang talaga sila maglakad kasi nga mga babae sila. Babae din naman ako. Joke. Babae din naman ako. Joke. Babae din naman ako. Joke. Babae may bigote. Babae may bigote. So, as you can see here, pag tumingin ka dito mababa, sobrang ganda. Maganda siya as in, guys. Pero maganda nga dito may kasama ka kasi parang baliw. Mag-isa ka lang. Wala namang very minimal yung mga tao. So, konti lang talaga yung makikita mo dito. So, ayun, yung mga naglalakad-lakad naman so far. So, ayun. Diba? Ah, nakakapagod, guys. Pero worth it naman to. Sobrang ang ganda kasi ng view. Yung pagod mo, kinocompensate naman ng views dito sa Batanes. Sobrang nakakapagod. Pero may registration fee sila dito na 50 pesos. So, kung maliligo ka daw, it's 100 pesos. So, may dalawang daan. I don't know saan ako. Saan kaya ako? Dalawang daan dito. Isang pababa. Ah, okay. Siguro pag ganun dun. Ayan. May mga kasama ko. Ako na lang mag-isa talaga dahil. Wala akong kasama, guys. Actually, mag-isa lang ako. Ayan. Diba? I'm the one. Go deluxe. Nag-iisa ako. So, may nag-aantay lang sa akin sa baba. Na tricycle. Pero, why it's so... Tama ba yung dinadaanan ko? Tama kaya to, guys? What do you think? Hindi ko alam kung naman itong dinadaanan ko. At meron akong dala kaya nakakapagod din. Kasi may dala pa akong isang ganyan. Ayan. Hintayin natin yung mga kasama. I really don't know kung tama yung dinadaanan ko. Wow, what the fuck? Ang ganda niya, guys. As you can see.
Mukhang tama naman ang dinadaanan ko. Pero may ginagawang daan. And paano kaya ako dadaan din? Siguro tutungtong na lang sa bato para sa'yo, may bagong gawa. So hindi mo naman pwedeng tapakan yan. Wala kang galang, diba? So kailangan mo na talaga maganto. Ganyan guys. Yan. Ayun ang dinaan ko yung gilid. Mga puno na dito ng nyog. Ayun siya. Puno na siya ng nyog. Medyo hinihinga na ang Kuya Betsin. Kasi nga naman, diba? Alam nyo namang mataba tayo. Pero sobrang ganda, in fairness. In all fairness. Yung tricycle na tour guide ko, hindi siya makakasama kasi artificial yung right ano niya leg because of the accident. Saan ako dito? Ito siya. Spring of Youth this way. Ayan. So, I think malapit na tayo, guys. So, let's go. Welcome to Spring of Youth. Ayan. So, ayun yung view. Ang Spring of Youth. Very relaxing yung feeling dito sa Spring of Youth. And trivia lang guys, na ang tawag pala dito ay Rakuh-a-idi. Ito yung dating settlement ng mga Mahataw people. So, pinangalan siyang Spring of Youth now kasi yung tubig niya ay galing talaga mismo sa bukal or galing talaga sa taas ng bundok. Yun nang sabi ng mga tourist guide dito. So, kung mali, sila ang may problema. So, ayun siya guys. It's so amazing. Very relaxing. And at the same time, makikita mo yung dagat. Ayan siya. So, sobrang nakaka-relax talaga. Grabe. Sayang, umuwi na si Maya. Hindi niya na napuntahan to. But anyways, it's ano naman, good. Kasi marami siyang trabaho. Pero guys, it's relaxing. So, may mga tao naman. Akala ko mag-isa lang ako. Pero masaya pala mag-tour mag-isa. Kasi yung realization, mapifeel mo ulit. Diba? Ayan sila, naliligo na. So, let's take off. Ayun guys, sobrang lamig. Oh gosh, malalim. Ay, malalim. Ito, hanap tayo ng ibang daan. Malalim. Hanggang saan ba siya? Ah, okay. Guys, medyo malalim kasi siya. So, hindi naman siya totally malalim, pero malalim talaga siya. Let's see.
siya. And this is the view. Hello po. Taga saan po kayo? Taranaque. Ako Bite. Ako Bite, tapos Taranaque. Ano po pangalan niyo, ate? Che. Ate Che. Ate Susmita. Ayan. Hello po kayo sa vlog. Taga Kalookan po ako. Ano pong name para sa church namin yan? Sige po. Kuya Betsin. Kuya Betsin? Yes. Betsin talaga? B-E-T-S-I-N. Yes po. Ating Betsin. Yung pakalo sa pagkain. Yes, as in pangahalo sa pagkain. Ganon. Ganon. Pampasarap na ulam. Ganon. Yes, ganon na ganon po siya. Ayan sila. So, kailan po uwi niyo? Monday. By Monday. Ay, kailan kayo dumating? Kahapon. Ah, Monday po kayo. Ako bukas na ako. Ikaw nag-north, work na and south. Umuwi na po yung mga kasama ko. Ano, iwan ka lang? Opo, ako lang naiwan. Tapos na ako nung ano pa, 17 pa. Kaso na-delay, ay na-canceled yung flight nung kasama ko, kaya kanina lang siya nakaalis. Kumuha siya ng ticket. Anong ano kanina, Philippine Airlines? Skyjet kami. Ah, Skyjet. Na ano sila. So, nagparibook ka? Siya po nagparibook. Pero ako yung dito. So, ang ganda, masarap din oh, mag-picture. Ito tayo doon. Tara. Taking talaga, Batanes is one of my ano talaga favorite place dito sa mundong to. And guys, look at this. Look. Wow. And look, oh. Sobrang amazing. Ang arte ko, no? Sobrang amazing. Pero ang ganda niya, in fairness. Oh. Look, 360. Ayan. Sobrang ganda. Nakakalungkot kasi umuwi na si Maya. So, ayun, mag-isa lang ako. Ayan. Ang arte ko ba? So, stone cold. Ay, nagki-picture sila. Buti pa sila may picture. Buti pa sila may taga-picture. So, may taga-picture din ako. So, ganda guys. You can see the waves. Oh my gosh, alam mo. Ganda. Napaka peaceful dito, sobrang tahimik, and yung realization mo dito, grabe, kung gusto mo ditong mahanap, dito lang. Magstay ako dito for an hour, siguro tingin-tingin lang sa mga rocks, and let's see kung ano oras tayo. Last day ko dito sa Batanes, tomorrow uwi na ako. So, sobrang nakaka-relax yung sound ng tubig, ng alon, I mean, sobrang nakaka-relax yung ano ng alon, hampas ng alon. So, sobrang ang ganda dito. And, nakakapangmahin naman na ikaw lang mag-isa talaga. So, sobrang, alam mo yung feeling na malungkot, na masaya. Malungkot kasi mag-isa ka. Walang, alam, dead maka sa mundo pag andito ka. Sobrang tahimik. Parang wala talaga, as in, walang problema kang maiisip, walang gulo, walang kahit ano. Masaya kasi nakikita mo yung mga places na sobrang ganda. Tsaka nakaka-relax talaga. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo na nakaka-relax siya. Sobrang relaxing talaga niya dito. And, wala, sobrang ma-relax siya kasi masaya dahil nakaka-relax. Tsaka malayo ka sa problema. Yun lang siya. Ayoko naman pumunta sa mga bato-bato. Mamaya may si RJ. Diyan makikita pa tayo. So, dito lang muna tayo. Sa gilid-gilid. Nakakaira yung moment na to. Yung mag-isa lang ako. Yung walang kasama. Walang kahit ano. Ang hirap pala ng ganito. Pero, well, ganun talaga siguro. Pag single, pag buhay single, yung wala eh. Walang ikakagusto eh. Walang gusto sa mga patulad namin matatama.
siguro nga darating ang panahon na may makakagusto din sa akin. Falls here, guys. Damay falls. Guys, kung gusto niyo pumunta ng Batanes, make it sure na you have budget or meron kayong sapat na budget kasi sobrang expensive dito. And lahat talaga is inexpensive, even food, transportation, lahat. Kasi yung gasolina nila dito sobrang mahal. That's why isang hatid lang sa'yo, sobrang mahal din. Kaya kung pupunta kayo dito, make it sure na meron kayong sapat na budget. Meron naman mga DIY dito, pero I don't recommend. Kasi based dun sa ginawa ng kaibigan ko, na nakilala namin dito, nag-DIY sila. Tapos yung pagka-DIY nila, hindi ganun ka-certified yung tourist guide na nakuha nila. Kaya dapat kung pupunta kayo dito, I recommend you guys na meron na kayong travel and tours. So if you want, ibibigay ko sa inyo yung travel and tours na nag-handle sa amin dito sa Batanes, sa akin especially, para naman meron na kayong basehan or meron, kung gusto nyo at binabalak nyo pumunta dito, at least meron na kayong reference kung sino yung kukontakin nyo. And yun nga pala guys, pupunta kayo dito dapat sana yung mga summer, kasi ngayon like ganitong panahon medyo yung ibang airlines nagka-cancel due to typhoon, due to thunderstorm, mga bad weather. Eh alam naman natin na ang Batanes ay daanan talaga to ng bagyo. So siguro mas maganda na pumunta dito ng mga summer. Pero the rest ng pag-stay naman namin dito okay lang. Yun nga lang, nagkaroon lang ng cancellation sa flight nung kasama ko. Pero nakapag-book naman siya ulit. Kaso Philippine Airlines na inasakyan niya, hindi na SkyJet. So sana sa SkyJet, sa susunod, i-compensate nyo naman yung mga tao or mga passengers nyo. Even kahit na simple na tirahan lang or accommodation para man lang mabawi yung inconvenience na inano ninyo, na binigay ninyo dun sa mga pasahero ninyo. So the most people kasi, or the rest ng mga pasahero, most of the passenger nung SkyJet ay nag-book ng PAL. Kasi nga naman, na-cancel yung ano nila. E paano kung may mga same day ano sila, diba? So you have to consider yung mga ganon. And sana be nice yung mga staff ninyo, SkyJet, lalong-lalo na dapat mas ano sila, marami silang well-informed sila sa mga dapat gawin, sa mga kung ano ang dapat sabihin sa customer, hindi yung parang hindi nila alam at nangangapa sila kung ano ang sasabihin nila. So ayun lang yung hinaing namin. So sana tomorrow maging maganda yung panahon at makapag fly na ako, or makauwi na ako ng Manila, kasi I really miss Manila na. And I can't afford to stay in Batanes pag na-cancel yun, kasi sobrang mahal ang pagkain dito. But yet, I enjoyed so much here in Batanes. One of dream destination yan dito sa Philippines. So Batanes is sobrang ganda guys. Hindi mo pang hihinayangan yung nagastos mo. So yun, ipon ka muna
And then, travel, enjoy. So, yun siya. And guys, gusto ko lang sanang isabihin din sa inyo na lahat po ng mga ibatan ay sobrang babait nila. Even hindi kanila kilala, kung ngingitian kanila, makita kanila sa dyan sa tabi or dyan sa kalsada, they will smile. Kasi sobrang ano sila, accommodating. And yun naman talaga ang culture ng Pilipino. Sobrang ano sila, palangite. Even na may tragedy nangyari, nakangiti pa rin sila sa, very welcoming sila sa atin. So, yun lang guys. And sa lahat ng mga turista na pupunta dito, sana naman guys, be responsible dun sa mga kalat na pinupunta ninyo. Sana po, yung mga kalat ninyo, dalahin nyo na lang sa mga hotel or homestay ninyo para doon na lang itapon. Huwag nyo nang ilagay doon sa mga baybay or doon sa mga buhangin malapit sa dagat. Kasi guys, maaanod at maaanod yun. Kasi ang lalakas ng ano dito, alon. So, yung ibang alon, malaki talaga yung nasasakop niya. So, ayun. So, be responsible lang as a tourist. Siyempre, pangalagaan natin yung ano, nature na binigay sa atin. And sobrang nakaka-enjoy talaga ang pagstay sa Batanes. Yung nga lang, sobrang mahal. So, ayun guys. I hope na nabigay ko naman yung best of Batanes experience ko na i-share ko sa inyo. And I hope I was able to inspire you to go here to visit Batanes in the future. So, I definitely back here. Siguro, magbabalik ako dito. Pero siguro I'll make it sure na meron akong kasama. Someone. Siguro. Pero if wala naman, that's fine. Okay lang din. So, kung gusto nyo din ng homestay, I can recommend you my homestay. Sobrang maalaga yung homestay namin. And I was so thankful. We're so very thankful. Dahil hindi kami tinuring na iba nung mga ano namin, homestay namin dito. And they are so professional when it comes sa mga bagay. And lagi nila kami pinapaalalahanan every time na aalis kami. Dapat ganun naman kasi ang ano, homestay ninyo. Or dapat may nag-guide din sa inyo talaga na taga dito para ma-aware kayo sa mga hindi dapat at dapat ninyong gagawin. Yun siya. So, ayun guys. Let's end this video. Let's end this vlog. So, enjoyin ko muna yung pagsiswimming dito sa Spring of Youth para naman enjoy ko. Para ma-enjoy ko yung ano, stay ko dito. Then siguro mga 1 hour pa bababa na ako ulit para makauwi at makapag-rest and makatulog ng maaga and then maaga rin kasi ang flight ko tomorrow. So, this is so ayan siya. So I end this video na. Thank you so much for watching. If hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga bagong upload na videos. Again, this is Kuya Betsin and God bless us all. Bye-bye.